Yo, what's up mga katubo? Welcome back again sa aking channel. So, magandang buhay sa ating lahat. So, panibagong video na naman, panibagong basic tutorial sa para sa ating mga kababayan na mga baguhan din na by Peter. So, ang pag-usapan na naman natin ngayon guys ay parte na naman sa isometric drawing. Kung paano malaman, paano kunin na ito ay naka 30 degrees. Okay guys, dito tayo. So ito yung isometric drawing natin o sinasabi sa amin dito na wheel map. So ito yung ibigay sa forma natin pag halimbawa may ipapipit up sila sa atin. So ang tanong guys, paano nga ba malaman at paano makuha kung ito ay naka 30 degree? Kasi minsan guys, tatanungin tayo sa ating general foreman kung halimbawa, lalo na sa mga baguhan na pipiter, tatanungin tayo kung isa ka bang pipiter, may alam ka ba na konti about isometric drawing. So kung sakali guys ito ang lalabas guys, tapos hindi natin alam, so wala tayong may sagot. So ngayon guys, i-discuss natin kung bago ka palang na pipiter o may balak na magpipiter. So ito ang i-discuss natin guys, para halimbawa pag mag-apply kayo, so hindi na kayo makakabahan, at kung may tanong, so may sagot din tayo. So ito yun guys, paano nga ba makuha ang ito ay 30 degrees? So ito pala guys, kung kunin natin dito sa pinakadulo sitong linya na to, yan, pero mas mahirap siya guys kasi medyo mahaba siya. So kukuha lang tayo ng konti dito na nakaanggil. So ang ginawa ko guys, gagawin natin dito, galing dito at saka papunta rito, kung ilan ang sukat niya, ganito din dito sa kabila guys o dito man, para maganda ang angle niya. So galing dito papunta rito, kung ilan ang sukat, so ganun din dito sa kabila guys. Tapos yung parang seat natin, susukatin din natin dito sa dulo na to, sa point na to, kung ilan dito, ilang sukat, so ganun rin ang isukat natin dito para maganda ang pagka-angle niya guys. So ito yan guys, sinusukatan ko na at naka-angle na siya. So paano nga ba makuha na ito ay naka 30 degree? So ito yung point natin dito guys, ito. So paano nga ba makuha na ito ay totoong naka 30 degree? So ganito lang guys, gagamit lang tayo ng kalkyo, halimbawa itong 34 saka 66, gagamit lang tayo ng kalkyo. So ganito pala ang ano niya guys, yung parang formula na guys o procedure kung paano. So 34 divide mo lang sa 60 mm equals shift tangent tayo guys, shift tangent equals, so ganun yung palakad niya guys, para makuha natin yung degree niya. So gagamit tayo ng kalkyo. Halimbawa ito. So 34 divide mo sa 60 equals. So ang lumabas guys, kasi ibang calculator na ginamit ko, hindi ko pa makuha kung paano i-direct daw sa sagot talaga niya. Ang lumabas niya ay ganyan. So gagawin natin guys, pipunditin lang natin ang shape na to. Itong shape na to pindutin natin, tapos equals tayo. So ganyan na guys ang lalabas niya. Tapos para makuha natin yung ano guys, shape na tayo, shape na naman tayo, shape tangent na naman tayo. So answer na yun, equals. So ganyan ang sagot niya guys, lumabas na siya guys, at totoo siyang naka 30 degree to yung angle natin. So ang sagot niya guys is 29.538. So ang sagot niya guys is 29.538. So ibig sabihin i-run off natin ng 30 na to guys. So 30 degree na siya. So ito na, lumabas na siya guys. So tama talaga at totoo natin naka 30 degrees yung isometric drawing natin. So magandang tips ito guys para sa ating mga kababayan
at mga baguhan o may balak na magpe-peter. So guys, take note nyo to guys. So maraming salamat sa inyong panonood. So ayun guys, sana nakapagbigay naman ako ng bagong idea sa inyo o konting kalaman, lalo na sa ating mga bagong kababayan dyan na pipeter. So kung nagustuhan yung video guys, paki-like and share lang guys, baka sa isang share mo ay isa ka rin makatulong sa ating mga kababayan.